It's now time for Brigada Love Stories, your true-to-life stories of love on Brigada Love Lines with John Ericsson. Hello and welcome to Brigada Love Stories, a special segment of Brigada Love Lines where we feature letter senders who are sharing their love stories. And now, here is our featured love story for today. Dear John, for me, college life ang isa sa pinakamasayang parte ng buhay ng isang tao. Nandito ang mga walang humpay na tawanan, biruan, iyakan, mga hindi malilimutang pangyayari sa classrooms. At syempre, pati na rin sa buhay pag-ibig. My name is Shey, 20 years old from Pulilan, Bulacan. I'm a graduating student. Second year college ako nang makilala ko si Glenn. Magkaiba kami ng eskwelahan at mas matanda ako sa kanya ng isang taon. Noong una ko siyang makilala ay hindi ko siya kagad nagustuhan dahil na rin sa pagiging suplado nito at sa mga naririnig kong kwento tungkol sa kanya. Pero aaminin kong crush ko siya noon dahil sa kanyang mga matatamis na ngiti. Ipinakilala siya sa akin ng aking cousin nang magkaroon kami ng isang inuman kasama ang mga schoolmates ko. Masaya ang gabing yon dahil puno ng tawanan at biruan. Habang lumalalim ang gabi ay paisa-isa nang nagsisiuwian ang mga kasama namin. Napansin kong hindi gaanong nagsasalita si Glenn bukod sa nakikitawa lamang sa mga kwentong naririnig niya. Sa unang pagkakataon ay narinig ko siyang nagsalita para kunin ang mga cellphone numbers ng mga kasama namin. Nagtaka ako dahil lahat ng mga kasama ko ay kinuhanan niya ng number maliban lang sa akin. Naisip ko na siguro ay hindi siya interesado sa akin kaya hindi na siya nag-abala na kunin pa ang number ko. At nang magpaalam na ako sa mga kasamahan ko para umuwi, ay tumayo siya at nag-alok na ihatid na lamang ako sa sakayan dahil lasing na ang mga kasama namin. Nagtaka ako pero hinayaan ko na lang siya dahil na rin sa pagmamadali ko para makauwi. John, kinabukasan ay may nag-text sa akin. Kinakamusta ako at nagpakilala siyang si Glenn. Hindi ko maalala kung sino itong nag-text sa akin dahil ang iniisip ko ay imposible naman na ang lalaking naghatid sa akin kagabi ay ang lalaking nag-text sa akin ngayon. Ni hindi naman niya kinuha ang number ko, John. Kaya hindi ko ito nireplyan. Nakita ko ang pinsan kong naglalakad kaya tinawag ko ito. Inalam ko sa kanya kung kilala niya ang number ng nag-text sa akin. Nang makita niya ang number ay bigla siyang natawa at sinabi niya sa akin na yan ang lalaking naghatid sa akin sa sakayan. Siya nga daw si Glenn. Nakita pa lamang daw ako ni Glenn ng gabing yon ay tinanong na agad ako sa kanya kung meron daw akong boyfriend. Nang malaman niyang wala ay dali-dali niyang kinuha ang number ko sa aking cousin. Napangiti ako dahil sa nalaman ko. And when my cousin told me about it, ay nireplyan ko na si Glenn para sagutin ang mga tinatanong niya sa akin. Ilang buwan din ang nakalipas at naging tuloy-tuloy ang aming communication. Madalas kaming magkausap sa telepono. Madalas na rin siyang bumibisita sa school namin para mamasyal at makipagkita sa amin. John, nagkamali ako ng unang impresyon kay Glenn. Akala ko ay suplado siya dahil hindi siya gaanong nakikipag-usap.
Ngunit habang tumatagal ay nakikita ko ang pagiging masayahin nito at pagiging palabiro niya. Masaya ako dahil lagi niya kaming binibisita ng mga kaibigan ko at pinsan. Paminsan-minsan nga ay kinakantsyawan kami ng aming mga kaibigan at sinasabi nila na bagay daw kami ni Glenn. Tumatawa na lamang kami dahil alam naman namin na wala namang namamagitan sa aming dalawa ni Glenn. August 2012, nang biglang tumawag si Glenn. Nagulat ako dahil mayroon daw siyang importanteng sasabihin sa akin at kailangan daw naming magkita. Nakiusap siyang huwag muna daw akong magsama ng mga kaibigan namin. Agad niyang binaba ang telepono pagkatapos niyang sabihin kung saan at anong oras kami magkikita. John, pagdating ko sa lugar ng tagpuan namin ay nakita ko kaagad si Glenn. Nagulat ako at biglang tumawa. Tinanong ko siya kung ano ang problema at bigla siyang nakipagkita sa akin. Nagsalita si Glenn at tuloy-tuloy niyang sinabi na mahal daw niya ako. At kung papayagan ko daw siya ay formal daw siyang manliligaw sa akin. Natahimik ako at sobrang nagulat sa aking narinig. Walang boses na lumabas sa aking bibig. Napatango na lamang ako at hinawakan niya ang aking kamay. Alam kong nahuhulog na rin ang loob ko kay Glenn. Ngunit natatakot lang akong masaktan dahil baka hindi niya ako seryosohin. At isa pa ay hindi pa ako pwedeng makipag-boyfriend. Hindi na ako nakapag-isip pa at pinayagan ko na siyang manligaw. Hindi ko na rin iniisip na bawal pa akong makipag-boyfriend dahil basta ang alam ko ay masaya ako. Ilang buwan din akong sinuyo ni Glenn para mapasagot. November 2012 nang mapasagot ako ni Glenn. Sobrang saya niya noon dahil nakita ko ito sa kanyang mga mata. And he promised me na aalagaan niya ako. I thought that dreams belong to other men. 'Cause each time I got close, they'd fall apart again. I feared my heart would beat in season. I faced the nights alone. Oh, how could John, ako ang unang babae na ipinakilala niya sa kanyang pamilya. Masaya kaming pareho dahil bawat araw na magkasama kami ay punong-puno ng tawanan at mga masasayang alaala. Isang hapon ay hindi ko alam na nakatulog ako sa aming sala. Hindi ko na malayang tumatawag na pala sa akin si Glenn. Ang kuya ko ang nakasagot nito. At nagkausap sila ni Glenn. Nabasa rin ng kuya ko ang mga pag-uusap namin sa text. Pagkagising ko ay nakita kong hawak ng kuya ko ang aking cellphone. Kaya't kinausap ako ng aking kuya at ni Daddy. Inamin kong mayroon na akong boyfriend. Nung una ay nagalit sila at nais nila kaming paghiwalayin. Ngunit ipinaglaban ko si Glenn dahil alam kong isa siyang mabuting tao. Ginawa ko ang lahat dyan para hindi kami paghiwalayin. Nagkasundo kami ng aking daddy na ipapakilala ko si Glenn sa kanila ng formal at manliligaw ito sa aming bahay.
Pumayag naman si Glenn at ginawa nga niya ito. Pagkatapos siyang makilala ng aking pamilya, ay naging maayos na ang lahat. Masaya ako sa naging takbo ng relasyon namin ni Glenn. Siya rin ang unang ipinakilala ko sa aking pamilya bilang kasintahan. Matagal din kaming nagkasama ni Glenn. Minsan ay nagkakaroon din kami ng mga tampuhan, pero nasosolve naman namin yon. John, may mga bagay akong hindi maialis kay Glenn, tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak. Nangako naman siyang babawasan niya ito at nagkasundo naman kami. One night, nagpaalam sa akin si Glenn na makikipag-inuman. Hindi ako pumayag dahil na rin sa tampuhan namin itong ilang araw. Hindi na niya ako pinilit pa. At hindi ko na rin siya tinext nung gabing yun dahil masama ang pakiramdam ko. Hindi pa rin kami naging maayos kinabukasan dahil sa ilang araw na hindi namin pagkakaunawaan. Pero kami ay nag-celebrate pa rin ng aming 10th monthsary. And I thank God at nalampasan namin ang mga away na akala ko ay magiging katapusan na ng aming relasyon. After 2 days, dumalaw ang pinsan ko sa amin para kamustahin ako. Medyo naninibago ako dahil hindi ako sanay sa pinsan ko na maraming tinatanong sa akin. Habang humahaba ang usapan namin ay unti-unti ko siyang nahuhuli. Tinanong ko siya kung ano ang problema. Matagal bago siya sumagot hanggang sa nainis na ako. Doon umamin ang pinsan ko na may nagawa daw ang boyfriend ko na hindi ko alam. Akala ko ay nagbibiro lamang ito hanggang sa marinig ko ang kanyang buong kwento. Di umano, noong gabing nagpaalam sa akin si Glenn para makipag-inuman at hindi ko siya pinayagan ay tumuloy pa rin ito kasama ang iba pang mga babae at nalasing daw sila. Si Glenn umano ay may kasamang natulog sa kwarto ng kanilang kaibigan. Naiyak ako sa mga narinig ko dyan. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang pinsan ko o hindi sa lahat ng mga narinig ko. Nag-decide akong tawagan si Glenn, ngunit hindi niya sinasagot ang tawag ko. Biglang ibinigay sa akin ng pinsan ko ang kanyang cellphone at isang babae ang aking nakausap. Ang babaeng yon ay ang mismong babaeng nakasiping ni Glenn. Hindi ako nakapagsalita sa sobrang galit ko dyan. Pinatunayan ng babaeng yon na totoo nga ang lahat ng nangyari. Do you remember how we'd hold each other tight? It was all I had to get me through the night. I can't believe that you are gone. Everything right, it all went wrong. John, hindi ko na hinintay pang magpaliwanag si Glenn.
Nag-iwan na lamang ako ng message sa text laman ang lahat ng sama ng loob ko at pagsisisi dahil sa nagawa niyang pagtataksil sa akin. Hindi ko alam kung paano ako magsisimulang muli pagkatapos ng nangyaring yon. Kahit masakit, lumayo ako kay Glenn at hindi na muling nakipagkita pa o nakibalita pa sa kanya. Pagkaraan ng ilang linggo mula nang magkahiwalay kami ni Glenn, kinausap niya ako. Nagpaliwanag siya sa akin. Ilang beses kong narinig ang paliwanag niya pero marahil ay nagsara na ang puso ko para sa pag-ibig ko sa kanya. Inamin ni Glenn na nagkamali siya noong gabing yun. Ilang beses rin siyang humingi ng pagkakataon para maibalik kung anuman ang meron sa amin. Maraming tao ang nagsabi na mahal daw ako ni Glenn at bigyan ko pa daw siya ng isa pang pagkakataon. Pero marahil ay labis akong nasaktan sa nagawa niya, kaya't naging manhid ako sa mga bagay na ginagawa niya para maibalik ang dati. September 2013, muli kaming nagkita ni Glenn sa isang party. Ito ay isang despedida party ng aming kaibigan. Hindi ko inaasahan na naroon din pala si Glenn. Nagkaroon ng kaunting inuman at biruan tulad rin ng dati nang una kaming magkakilala. Naging masaya ang gabing yon dahil sa mga taong nakapaligid sa akin. Ramdam kong nasabik kami sa bawat isa. Habang lumalalim ang gabi ay nagiging makulit na rin si Glenn dahil sa alak na kanyang nainom. John, paulit-ulit niyang tinatanong sa aking mga malalapit na kaibigan kung wala na raw ba talagang pagkakataon pa para kami ay magkabalikan. Paulit-ulit rin niyang sinasabi kung gaano niya ako kamahal. Tila ba pinaparinig niya sa akin yon dahil sa malakas nilang pag-uusap. Pero hindi ko na lang pinansin yon dahil alam kong nakainom lamang si Glenn. At nang oras na para umuwi, ay nagpaalam na sa akin si Glenn. Nilapitan niya ako at tinanong kung ako ay uuwi pa ba o magpapaliban na lamang ng gabi sa bahay ng aking kaibigan. Sumagot ako at sinabi ko na lamang na mag-ingat siya. Tumango lamang siya at sinabing mag-ingat din daw ako at huwag nang uuwi dahil delikado kapag malalim na ang gabi. Halos kalahating oras din ang nakalipas mula nang makaalis si Glenn. Pagkatapos ay bigla na lamang bumalik ang sasakyan ng aking mga kaibigan para ibalita na bumangga ang sinasakyan nila ni Glenn sa isang puno at itinakbo ang mga ito sa ospital. Dali-dali kaming sumugod sa ospital at nalaman namin na sugatan lahat ang mga kasama ni Glenn sa sasakyan na bumangga. Pero ang pinakamasakit sa lahat dyan, si Glenn ang pinakamalubha sa kanilang lahat dahil siya ang nakaupo sa unahan. Nakaramdam ako ng guilt sa aking sarili at pagsisisi sa nangyari kay Glenn. Siguro kung hindi ko hinayaang umalis kaagad si Glenn at nag-usap muna kami, ay baka hindi nangyari sa kanya ang ganitong aksidente. Wala akong ibang ginawa ng gabing yun kundi ang magdasal ng magdasal at sana ay makaligtas si Glenn sa bingit ng kamatayan. Thank you.
John, binigyan si Glenn ng doktor ng tanning na hanggang 48 hours para mabuhay. Dahil na rin sa mga sugat at bali sa katawan na natamo nito sa pagkakabangga ng kanilang sinasakyan. Labis akong nalungkot sa sinabi ng Dr. John. Hindi ako makapaniwala na ganoon ang sasapitin niya. Nakaligtas lahat sa bingit ng kamatayan ang mga kasama ni Glenn. Pero wala pa rin naging improvement sa kalagayan ni Glenn pagkalipas ng 24 hours. Hindi ko alam kung ano pa ang pwede kong gawin ng mga sandaling yon, John. Labis din ang pagkagulat ni Daddy sa sinapit ni Glenn. Hindi nawala sa tabi ko ang aking mga kaibigan at pinsan sa pag-asang magkaroon ng improvement sa kalagayan ni Glenn. Nagdasal ako sa Panginoon at humingi ako ng pagkakataon para mabuhay si Glenn. At hindi rin nagtagal, nagkaroon naman ng improvement sa kanyang kalagayan. May mga senyales na lumalaban si Glenn sa kanyang buhay. Nagpasalamat pa rin ako sa Panginoon na kahit papaano ay may pag-asang nakikita sa kanya. Lumipas ang 48 hours na ibinigay ng doktor kay Glenn. Naging masaya kami dahil buhay pa si Glenn after 48 hours at kasalukuyang lumalaban. Hindi ko iniwanan si Glenn at nanatili ako sa kanyang tabi dahil alam kong kailangan na kailangan niya ako sa mga sandaling yon. Kinausap ko si Glenn kahit alam kong wala siyang malay at sinabi kong pinapatawad ko na siya sa naging pagkakamali niya sa akin. Naging maluwag ang aking damdamin mula nang sinabi ko yon kay Glenn. At ramdam ko rin na natutuwa siya sa aking mga sinabi. Dahil yon ang kanyang hinihingi bago pa nangyari ang aksidente. Kung may babalik ko lang sana ang panahon, ay hindi ko na sana pinaalis si Glenn sa aking tabi ng gabing yon. Naalala ko ang paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na mahal daw niya ako. John, hindi nagtagal at lumipas ang 4 na araw. Binawian na ng buhay si Glenn. Tuluyan na siyang sumuko at kinuha na siya sa akin ng Panginoon. It's not how long we held each other's hand. What matters is how well we love each other. It's not how far we traveled on our way, but what we found to stay. The spring we've seen, but all the shades of green. John, hindi ko akalain na ganito rin pala ang mangyayari sa kanya. Halos gumuho ang mundo ko sa nangyaring yon, John. Ang buong akala ko ay mabubuhay pa si Glenn dahil nakita ko siyang lumalaban para sa kanyang buhay. Napakasakit, John. Walang kasing sakit ang nangyari sa amin ni Glenn. Hindi ko talaga akalain na doon hahantong ang lahat at doon din matatapos ang aming pagmamahalan. Para bang hinintay lamang ako ni Glenn na sabihin sa kanya na pinapatawad ko na siya sa kanyang mga naging kasalanan. Saka naman siya bumitiyo, John. Pero ganoon pa man, sinikap ko pa rin tanggapin ang lahat kahit sobrang sakit, John. Naging tulala ako ng mga panahong yon. Hindi ko alam kung paano ako makakapag-move on sa mga nangyari. Hindi rin mawala-wala sa akin ang guilt kung bakit hindi ko siya kaagad pinatawad noong nakikiusap pa siya sa akin.
halos hindi ako makatulog sa gabi sa kakaisip sa kanya. Hindi ako makapaniwala na mangyayari pala ang ganoon sa amin. Kung maibabalik ko lang sana ang nakaraan, ay agad ko na sana siyang pinatawad sa kanyang nagawa. Aaminin ko dyan na mahal na mahal ko pa rin si Glenn hanggang sa mga sandaling hinihingi niya ang aking kapatawaran. Magkahalo ang nararamdaman ko dyan. Hinayang na hinayang ako sa nangyari. Pero kahit ano pa ang gawin ko, ay hindi ko na maibabalik pa ang nangyari. Halos 2 taon din akong hindi makapag-move on dyan. Mabuti na lamang at nandyan pa rin ang suporta ni Daddy at hindi niya ako pinabayaan. Dyan, hinding-hindi ko makakalimutan si Glenn sa aking buhay. Hinding-hindi ko makakalimutan ang lalaking unang nagpatibok ng aking puso. Saan man siya naroon ngayon, mananatili pa rin siya dito sa aking puso at isipan. Sa ngayon dyan ay wala pa sa plano ko ang makipag-boyfriend muli. Focused muna ako sa aking studies dahil magtatapos na ako ng kolehiyo ngayong March 2016. Gusto ko munang makatapos ng pag-aaral dahil alam kong matutuwa si Glenn sa pagtatapos ko ng pag-aaral kahit wala na siya sa aking tabi. At dito na nagtatapos ang aking kwento dyan. Maraming maraming salamat sa pagbibigay mo ng pagkakataon para maibahagi ko ang aking love story. I am so happy that I've shared it to your listeners and to Brigada Love Lines. Sana ay nagustuhan nyo ito. Marami pong salamat sa lahat ng bumubuo ng Brigada Love Lines. More power to your program. And God bless. Sincerely yours, Shey. When I am down and oh my soul so weary, when troubles come and my heart burden be, and I am still and wait here in the silence till you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong on your shoulders. You raise me up to more than I can be.
to more than